Mga kapuso, inspirasyon ng hatid ng isang artistaheng streamer at model sa TikTok na sa totoo lang minsan na talagang tinarget na mag-artista. Katunayan, todo workout siya noon hanggang makaramdam ng pananakit sa braso, talubakin ng higit sa dapat. Sa huli, may bahagi ng katawan na kailangang putulin sa kanya. Yan ang kwentong inalam ni Mai Bermudez. Ako po ay isang streamer, tiktokers, nag-extra po, tapos nagmo-model din po. Sa ngiti pa lang, pang Mr. Pogi na ang galawan ng 20 anyos na si Sean. Pero noong nagkaraang taon, nabawasan raw ang kumpiyansa sa sarili ni Sean dahil pinutol ang kaliwang braso. Pangarap ni Sean, maging artista. Kaya sa edad na 16 na taon, mula bataan, lakas loob siyang lumuwas ng Maynila para mag-audition. Paraan din daw niya para makatulong sa magulang. Dati nabubuli po ako ng mga minsan makasama ko din po. Tapos ano po, sila po malalaki yung katawan. Sa ko po, sobrang payat ko po kasi dati. Kaya po naisipan ko po yung nag-lockdown po noon. Meron pong set ng gym po doon sa may sa amin lang po. Bumababa lang po ako doon, sa araw-araw po talaga nag-gym po ako. Dahil sa payat na pangangatawan, sinubukan niyang mag-gym para magkaroon ng mas artistaheng tindig. Hanggang isang araw, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang kaliwang braso. Nag-gym lang po ako, tapos may parang sumasakit na po dito. Di ba po, pag sumasakit po yung ganito nyo habang nag-workout, kala nyo po tumatalab na po, kaya rin muscle, ganun. Tapos habang sumasakit na po yun, kala ko po talaga tumatalab na, kaya po binubuhat ko pa rin po ng binubuhat araw-araw. Tuloy-tuloy pa rin, tinuloy-tuloy ko pa rin po talaga yung pag-i-stream. Habang sumasakit po, tinitiis ko po yung tipong sobrang kirot na po. Dahil hindi rin sapat ang kanilang pera, sinubukan niyang ipahilot ito at magpa-albularyo. Pero hindi pa rin nawala ang pananakit nito. Pina-x-ray muna po ako noon, tapos yung nakita po sa x-ray, may crack po. Tapos may crack po siya, tapos may bukol na maliit po. Sobrang liit lang po, di naman po halata. Ayun po, tapos pinabiopsy po ako. Laking gulat ng nanay ni Sean na may osteosarcoma ang anak, isang cancer sa buto. Sobra po talagang sobrang nakakagulat, nanlambot po ako. Talaga pong napaupo po ako, tapos nagiiyak na lang ako ng sobrang lakas, tapos hindi ako makapaniwala. Kasi po syempre, lakas-lakas po ng anak ko eh. Ang maliit na bukol ni Sean sa kaliwang braso, lumaki at bumigat ng 40 kilos. Yung tipong di na po ako makatulog talaga, 24 hours po. Opo, tapos pag nakahiga po ako, hindi po kaya. Natutulog po ako, nakaganon lang. Ayon sa mga eksperto, ang osteosarcoma ay posibleng namamana. Ito ay maaaring makuha sa pagkabata, no? Sa pagkapanganak, or after lumabas sila. So it can be inherited or yung tinatawag nating acquired. Ito ay karaniwang nakikita sa edad na 10 hanggang 30 na anyos. So kung hindi ito mabibigyan ng gamutan, surgery, chemo or radiation, ito ay maaaring kumalat at magiging resulta ng disability ng isang tao. Sa pamamagitan ng chemotherapy, bahagyang lumiit ang bukol ni Sean. Pero dahil nasa stage 4 ng cancer, kailangang putulin ang kaliwang braso na nagpapahirap sa kanya. Nung nalaman ko na puputulin, mas mahirap po kasi natakot po ako. Ang kinakatakot ko po, paano siya haharap sa tao? Tapos paano po yung buhay niya after? Ngayong Hunyo lang, matapang na hinarap ni Sean ang maselang operasyon. Nahirapan pero naginawaan, ganun, tapos parang, siyempre po, di man po mawala yung lungkot dun, na siyempre, bigla ka po mabibigla na parang wala na siya, ganun. Kahit na may pagbabago na sa kanyang katawan, hindi siya nagpatalo sa lungkot at patuloy na lumaban. At kung may papel man siyang nais gampanan, ito ay ang magbigay ng positive vibes sa iba. Gusto ko pong maging inspiration sa mga tao. Sa mga taong nawawalan po ng pag-asa, sa mga taong may pinagdadaanan, gusto ko pong ipakita sa kanila na kahit ganito po ako, kaya ko pa rin po, lumalaban po ako. Para po, lumakas po yung loob nila. Sa ngayon, naghahanda si Sean para sa isa pang operasyon, para naman sa kanyang baga. Natuklasan kasi na may nodules o bukol ito, kaya nangangailangan pa rin siya ng ating tulong. Lalo na naubos na sa naunang pagpapa-opera at chemotherapy ang naipon ng pamilya ni Sean galing sa online business.
Sa mga nais magbigay ng tulong, maaari kayong makipag-ugnayan sa kanyang mga magulang. Ako si Mai Bermudez at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.